Mga momshies, ayan, welcome back again to my channel. Ayan po, gumawa po si Bulak ngayon ng aking gelatin with pineapple tidbits and chia seeds. Ayan po. So, paano po natin yung ginawa? Siyempre, stay tuned, like and share, and comment, and pa-subscribe na rin po kung bago ka sa aking channel. At please, paki-click ang notification bell para ma-notify kita para sa mga bagong upload na videos ko. Okay, tara, umpisa na natin ang paggawa ng gelatin! Ayan guys, ito po ang ating ingredients sa ating gelatin with pineapple, tidbits, and chia seeds. So, meron po tayo kantin. Ito po yung paggawa para isang ingredients para makagawa ka ng gelatin ko. Ayan po. So, meron tayong kondensada, pineapple. Gagawin po natin tidbits yan mamaya. Hiwain po natin. And then, ang ating chia seeds. And then, meron din po tayong full cream milk. Ayan. And then, gagamit din po tayo ng 5 cups of water. Okay? Tara, umpisa na po natin ang paggawa ng gelatin. Ayan guys, nahugasan ko na po siya. So, lagyan po natin siya ng 5 cups of water. Ayan. 5 cups. Ibalin po yan sa dalawang kantin na yan, ang paggawa ng gelatin. Hindi po kasi ako marunong gumawa nun sa powder. Pero, sabi po ng mother ko, mabilis lang din daw po yung sa powder. So, ito yung makalumang style. Kumbaga classic. Ayan. 5 cups of water. So, iwan ko muna siya dyan. Mga almost 10 minutes lang. And then, iboboiled na po natin siya. So, yan po guys. Pinorsion ko na po siya ng maliliit. Yan. Niwa ko po siyang ganyan. So, pakukuluan po natin siya. Iboiled natin ng mga 10 minutes. So, ayan. Iboiled po natin. Bago natin ilagay yung iba pa nating ingredients. So, balik po tayo. Habang hintay natin pakuluan yung gelatin, ngayon, i-ready na po natin yung ating pineapple tidbits. Ayan po. Ayan. Iniwa ko na po siya ng tidbits. And then, of course, meron na po tayong lagayan. Ayan. Kung hindi po siya magkasya dito, syempre, meron po akong lanera. Always ready. Ayan. And then, i-ready ko na rin po yung ating chia. So, lalagyan natin siya na 1/3 cup of chia seeds. Ayan. Depende po sa inyo kung gusto ninyo maraming chia seeds. So, ako marami kasi akong chia, kaya marami din ako ilalagay. Para maganda rin yun eh, high in fiber kasi. Okay? So, balikan natin yung ating chia. So, ayan po guys. Ayan. Nalalapit na siya. 3 more minutes. Ayan. Naloko na. Ayan. Nag-fine na siya. Nawala na yung kanyang mga dyan. So, ilagay na po natin. Mabilisan po. Ilalagay ko po yung naan po natin yung ating stove. Lagay po natin yung gatas, yung full cream milk. Ganyan lang po yan kadali. Halu-haluin lang po natin. Para hindi po siya magbuo-buo agad. And then, yung ating kondensada. Ayan. Kondensada, ne? Ayan po. Ilagay natin. Ayan. Ayan. Haluin po natin siya. Hindi po tayo maglalagay ng asukal sapagkat ito ay matamis na. Ayan. Ayan lang po natin mawala yung mga bubuo niya. Ayan. Tutuin lang po natin ng mga 5 minuto. 5 minuto pa. Tapos, luto na po. Napakasimple po, di ba? So, ayan. So, habang nintay natin siya, continuous lang po ng halo para hindi po dumikit dun sa ating kaldero. So, ayan po, guys. Ayan, luto na po siya. Done na po. Ngayon po, nakaready na yung ating paglalagyan. So, madalian po ito. Kailangan mailagay natin. Kung hindi, mamumuo po siya agad dito sa ating kaldero. Ayan. See?
Ayan, ganyan lang po. Parang gatas lang, nagtipla ka ng gatas. Okay? So, tara. Lagay na natin siya sa kanyang lagayan at nang mapalamig na. Ayan po yung ating pineapple tea bits at ang ating chia seeds. Ayan. Chia po is high in fiber, no? Pati itong ating pineapple. Ayan. Okay. Ayan. Ganyan po, ilagay natin. Dahan-dahan lang pang pagbuhos. So, hindi po natin siya pupunuin. Ayan, ganyan lang. Pagkasyay natin siya. Oh, maybe kasya ito. Ayan. Tumatay tayo sa kabila. Ayan. So, nalagyan natin. So, pagkasyayin pa natin. Ayan, medyo makapal na ito. Hindi po mukha ah, yung kanyang ano, sukat. Busbusan natin siya. Kasi wala nalagyan ng sibula. Tama lang pa yung pala yung aking pineapple. Ayan. Pwede nyo rin po ito lagyan ng iba pang ano, fruits, ganyan. Pwede rin kaong, yan. Lagyan nyo ng ibang cocktails, yung fruit cocktails, yan, pwede. Gusto nyo lang ng isang prutas lang, okay lang din. O yan, sige, yan na nga, o. Oh. Yan na, dito na ilagay, o. Oh. Yan na siya, yan. Aha. So, ilalagay po natin to sa chiller mamaya sa ref. Yan, hindi po sa ano ha, hindi po sa freezer, maninigas po yan syempre. Palalamigin lang muna natin siya, tsaka po natin siya ilalagay sa ating ref. Yan, the chiller. Palamigin lang natin siya. Syempre, masarap siya pag overnight mo ng pinalamig. So, siguro bukas, okay na yung ano niya, yung texture niya, at tsaka yung kanyang tigas. Okay, so balikan na lang po natin pagkatapos na lumamig. Sarap! Hindi ko po siya tinamisan masyado. So tama lang po yun. Hindi ka magsasawa pag natikman mo. Diba, Mama Edith? Shout out sa'yo. Ayan. Favorite mong aking gelatin with chia. And now, syempre, na-upgrade ko siya. Nilagyan ko siya ng pineapple dun sa loob. Okay? In-overnight ko po siya sa aking chiller. Ayan po. So, ito na siya. Ang ating gelatin with chia and pineapple. So, ilalagay po natin siya dito sa plate. Kukuha po ako ng pangtanggal niya. Ganyan lang po natin yung ganyan. Ganyan daw. Aba, ayaw. Bakit? Mariusip. Ayan po. Ayan, natanggal ko na rin siya sa kanyang lagayan. O, diba? Parang leche plan lang siya. Ayan po. Ang ating gelatin with chia seed. So, tikman po ni Bulak para malaman ko kung ano ang lasa niya. Hindi po yan masyadong matamis kasi ayoko po ng matamis. So, depende po sa inyo kung gusto ninyong lagyan ng sugar. Pero ako po, hindi ko siya nilagyan ng sugar kasi yung condensada is maano na siya, matamis na para sa akin. So, tama lang po to sa akin. Pero pag batang kakain, syempre gustong-gusto nila matamis na matamis. So, ayan po, hiwain ko po siya. Wow, ang ganda ng texture, yan. Yan po yung ating chia gelatin with pineapple tidbits. Ayan po. Thank you for watching. Bye-bye. Bon appetit. Kain tayo.